Cancer, ito po yung mensahe sa iyo ngayong first week of March 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman pong mag-avail ng ating private reading at ng ating Lucky Stones and Amulet, message lang po kayo sa ating Facebook page. Matatagpuan niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, tignan po natin, kamusta ba yung iyong trabaho? Ano ba yung energy ngayong week na ito for you? This is for you, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong you're not for everyone. So, do not please everyone. Ayan, and you cannot please everyone around you. Water signs. Star family. Yan. Pero may mga tao din naman talaga natanggap ka. May mga tao dito na very fond sa'yo. Tignan natin. Mayroon tayo ditong hirait. Ewan ko ba kung ano basa dyan. Longing for home. Homesick for the stars. Yan. Yung iba sa inyo sobrang namimiss nyo na. Pwedeng namimiss ninyo yung ano, yung dating trabaho ninyo. Water signs. Kung hindi naman yung dating trabaho ninyo, pwede na same job pa rin kayo. Nandiyan pa rin kayo sa same trabaho ninyo, same company, pero pwedeng iba na kasi yung mga katrabaho mo. So, pwedeng sila yung namimiss mo kasi parang mas kasundo mo sila. Mas kasundo mo yung mga dati mong katrabaho. Kaya parang ayun, namimiss mo sila. Some of you, na-homesick. Ma-homesick kayo ngayong week na to. So, keep your mind healthy ngayong week na to pagdating sa inyong trabaho. Kasi syempre, di ba, pag ayan, na-homesick kayo or meron kayong anxiety, hindi talaga kayo makakapag-focus sa work. So, tignan po natin pagdating naman sa bahay kung kamusta ba ngayong week na ito. Kamusta po sa bahay, spirit guide? Meron tayo dito, Earth School. Ayan. So, sobrang parang mahigpit sa bahay ninyo ngayon. Mukhang may mapapagalitan dito. Or maybe ikaw to. Baka ikaw yung may mapapagalitan. Cancer. Power places, ley lines, trust where you're led. Tignan po natin kung ano pa, spirit guide. Pagdating sa bahay, mayroon tayo ditong the cosmic heart. Devotion, potency, make your life a moving prayer. So, ayan po, sobrang, ano dito, medyo meron dito, sobrang stricto pagdating sa family ninyo, Cancer. Nakikita ko din sa taong to ay could be religious yung family ninyo or conservative. Mm-mm. Meron dito yata, homeschooling lang. Ayan, pwedeng sa bahay lang po nag-aaral. Mm-mm. Pwedeng anak mo to or pwedeng baka kayo po yan, Cancer. Merong time sa life ninyo na hinomeschool kayo ng parents ninyo. So, pwedeng some of you, i-apply nyo din yun sa mga anak ninyo. So, kausapin nyo po yung mga anak ninyo. Kung meron na kayong anak, Cancer, na nag-aaral pa, pwede kasi na may nabubuli dito. So, some of you might consider homeschooling your kids. Tignan po natin, spirit guide. Or pwedeng ikaw naman dito, tinatanong mo kung ano ba yung gusto nilang gawin sa summer season. So, yun po yung nakikita ko dito. Siguro kayo yung tipo ng tao or kayo yung tipo ng nanay, tatay na gusto nyo laging busy yung mga anak ninyo. Ayan, yung meron ba silang pinagkakabalahan para mahasa yung skills nila and mas makilala nila yung kanilang sarili. Ano kayo? Parang sabi natin, stage mom, stage dad yung iba sa inyo. Check po natin pagdating naman sa negosyo. Sobrang involved kayo sa life ng family ninyo. Pagdating sa negosyo, Whale and Orca Elders. Ayan. Tignan pa po natin. Mayroon tayo ditong The Seven Star Sisters. Tapos, meron tayo ditong Surrender to the Sweetness. Venus Energy, Pleasure, Joy, Make Love to Life. Ayan po. So, maganda yung business ninyo ngayong week na to. Magagawa nyo talaga yung mga gusto ninyo. Mag-e-enjoy kayo. And tinatangkilik talaga ng inyong mga clients, ng inyong mga suki, yung inyong negosyo.
Sobrang magiging happy po kayo dito. Pwedeng meron kayong idadagdag. More on yun yung mas nakikita ko kasi ngayon eh. Meron kayong gustong idagdag sa products ninyo. Dito sa business ninyo. Almost parang yun yung mas nakikita ko talaga sa mga signs ngayon. Na mga businessman, businesswoman. Pero kasi, pwede kasi na meron kayo ditong pinaplano talaga na ilabas on a certain season. So, yung iba po sa inyo, pwedeng ganyan talaga. Every year yan. Season by season, talagang meron po kayong nilalabas. Or every 3 months, or every quarter, meron kayong nilalabas na bagong produkto. Parang, alam nyo yun, huli nyo talaga yung lahat ng season. Huli nyo yung mula bata hanggang matanda pagdating dito sa business ninyo. So, lahat talaga ay pwedeng tumangkilik ng business ninyo. Okay, meron akong narinig dito na pwedeng meron po dito dealer yata kayo ng mga alcohol. Yun naman, hindi naman pwede yun sa mga bata. So, parang ganyan. Or basta mga nasa bote siya, pwedeng soft drinks, gano'n. Basta mga maiinom. Ayan po, meron yata dito kayo. Pwedeng nagsusupply kayo, ganyan. Or basta dealer yung iba sa inyo. Check po natin pagdating naman sa kaperahan, spirit guide. Kamusta po? Pagdating sa kaperahan, meron tayo ditong Star Brothers. Meron tayo ditong Star Baiting. Mayroon tayo ditong All Paths Lead Home. So, meron dito pwedeng mag-for good na po kayo. So, some of you, nakaipon na kayo ng enough money. O kaya naman, kung meron kayong mga pinaplano, pwedeng itutuloy nyo na siya. And parang ready na kayong sumabak sa panibagong simula ng buhay ninyo. So, dati parang wini-wish nyo lang siya. Alam nyo, parang nabigyan kayo dito. Or mabibigyan kayo dito, Cancer, ng panibagong simula nga pagdating sa life ninyo. Pwedeng may tutulong sa inyo dito. Kasi parang natagpuan nyo na talaga yung inyong star family. Yung inyong, parang sabihin natin, yung soul tribe ninyo. Natagpuan nyo na talaga yan. So, nasa tamang mga tao na kayo, Cancer. Sabi nga, all paths lead home. So, meron po dito, pwedeng pagkakagasos sa ninyo ay more on sa bahay. Pwedeng nagpapagawa dito ng bahay yung iba sa inyo. Kaya naman, nagbabala kayong bumili ng property, ng lupa, ganyan. Or pwedeng kayo yung, kung meron kayong ancestral house, pwedeng yun yung pinapagawa ninyo and sa inyo yung pinamana. Kaya parang alam nyo yun, pinagyayaman nyo palalo. Tingnan po natin. So, okay po yung money ninyo. Sobrang sabihin natin na yung mga dreams nga ninyo ay unti-unti nyo na pong binubuo. Ayan, so nagkakaroon na talaga kayo ng budget. Check po natin pagdating naman sa love life. Spirit guide, pagdating po sa love life, kamusta naman po? Mayroon tayo ditong forge, don't follow. Ayan, so yung iba sa inyo, pwedeng mayroong kontra dito sa relationship ninyo. May kumukontra dito sa taong mahal mo. Yung iba sa inyo, pwedeng nang merong part dito na may nafi-feel ako na may nanghihinayang kasi pwedeng hindi po ninyo pinaglaban yung pag-ibig ninyo towards sa taong ito. Parang sabihin natin, kasi nga kung ayaw sa kanya ng parents mo, ayaw sa kanya ng mga kaibigan mo, so parang alam mo yon, sumunod ka sa sinasabi nila instead na sundin mo yung nararamdaman mo. Pero tignan natin kung ano pa yung love message para sa iyo. Sabi nga dito, fave a new path. Be the leader you wish you had. Fearless love. Aba, mukhang magiging matapang na yung iba sa inyo dito ngayon. Pwedeng susundin nyo na talaga yung nilalaman ng puso ninyo. Twin flame recognition. So, this is your twin flame. Ayan, so very intense po yung mga mararamdaman ninyong energy this week. Ayan, kaya din pala, sobrang, ito na, ipaglalaban nyo na talaga. Lasting love. So, this is your true love. This is your true love. Ayun pala, hindi ko pa nababasa. Yun pala yung nakalagay doon. So, yan po ay true love mo. Water signs. So, tignan natin. Ayan, nasa sa inyo naman yan kung ipaglalaban ba ninyo or hahayaan nyo na lang lumipas yung mga panahon. Sinasabi ko sa inyo, Cancer, na mahalaga wala tayong pagsisihan sa life natin. Kaya gawin natin yung mga gusto natin. Tignan natin. Kasi may mga tao sa life natin na minsan lang yan darating sa life natin. Meron namang mga tao na mag-i-stay talaga. Pero mas maganda, di ba, kung pinaglaban mo yung nararamdaman mo. At least, kahit hindi man siya mag-stay or hindi man siya mag-last, at least pinaglaban mo. At least sinunod mo yung puso mo. May natutunan kang lessons kaysa naman habang buhay ka, what if ka ng what if dyan. Kaya kung meron tao dito na
gusto ninyong ipaglaban ngayong week na to, ipaglaban ninyo. Some of you naman, pwede naman na magkarelasyon kayo nito eh. Magkarelasyon pa rin kayo. Pwede lang na baka may tampuhan kayo. So, wag mo hayaan na yung tampuhan ninyo ay lumaki at ito yung maging dahilan ng paghihiwalay ninyo. So, ayusin na ang dapat ayusin pagdating sa love life ngayong week na ito. So, meron tayo ditong bad health and wealthy man. Meron tayo ditong poverty. So, yung iba po sa inyo, ayan, pag-isipan nyo din naman pong mainam, no, Cancer, yung inyong mga gagawin regarding sa money ninyo, regarding sa, sabihin natin, sa trabaho ninyo. Kasi parang isang maling kilos mo lang dito, sobrang magbabago yung life mo. So, meron naman dito, ayan, matatapos na po yung paghihirap ninyo. Kailangan lang talaga ay focus kayo sa inyong mga ginagawa at sa inyong mga gagawin ngayong week po na ito. So, yun nga, sabi ko nga sa'yo, diba, huwag kang magpa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao sa love life mo, dito sa trabaho, sa business mo. Tuloy-tuloy lang. Mas iperso mo yung gusto mo talaga. Kasi yung karamihan po sa inyo, ayan o, pag gusto nyo talaga yung ginagawa ninyo, eto yung kalalabasan yan. Magiging progressive kayo, magiging stable yung life ninyo. Ayan, kahit ito yung mga nasa paligid ninyo, ayan, hindi na yan magmamatter sa'yo. Hindi na magmamatter yung opinion nila. At dapat nga ngayon pa lang, hindi na nagmamatter. Kasi kapag lagi mo silang pinapakinggan, hindi ka makakaalis sa poverty, hindi ka makakaalis sa kahirapan na ito. So, ito po yung mga lucky numbers ninyo. 13 and 31. So, baliktaran na naman yan. And number 37. Yan lang po yung mensahe sa inyo, Cancer, ngayong week na ito. Mag-ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!